Hi! Welcome back sa akin channel. Siguro you click this video kasi isa ka sa mga inspiring YouTuber or gusto maging successful YouTuber or vlogger or beauty vlogger na alam mo yung feeling na sa panahon ngayon uso na talaga yung pag-vlog. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga tips ko or mga yung maisasuggest o maia-advise ko sa inyo, just keep on watching. Bago tayo mag-umpisa sa video na to, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, make sure nakasubscribe kayo para every time ako mag-a-upload, manonotify kayo. At i-follow nyo ako guys sa lahat ng aking social media, ayan sa screen, para kung meron tayong mga pag-giveaways, once a week, papag-giveaways ako ng mga skincare. So kung hindi pa nyo ako na-follow, i-follow nyo na. Disclaimer muna. Itong lahat ng sasabihin ko sa inyo ay alam ko na ang dami nyo nang napapanood na mga paano maging successful YouTuber, paano maging, sabihin na natin, magiging sikat na YouTuber. In this video, sinasabi kong disclaimer kasi itong mga step na sasabihin ko sa inyo ay base lang sa experience ko. Kung naghahanap talaga kayo ng mga sikat na mga YouTuber na about these 5 tips ay pwede kayo mag-search sa kanila. And then, disclaimer ulit, baka mayroong magsabi na kung makapag-advise ka naman, Adrian, akala mo naman successful ka, akala mo naman na sobrang daming subscriber mo, akala mo naman sobrang dami ng viewers mo. Kaya nga, kung naghahanap kayo ng mga sikat, so this video is not for you. Kasi itong video na to ay base lang talaga sa mga experience ko. Okay, so meron tayong 5 tips para magiging successful YouTuber. So kung napapansin nyo ay meron tayong palight slides ngayon kasi nga malapit ng Pasko. Huwag nang pantupik-tumpik pa kasi napahaba naman ang video natin. Uulitin ko, kung naghahanap kayo ng mga sikat na successful na YouTuber, so this video is not for you. Ito lang sasabihin ko, isa sa mga napagdaanan ko na para sa akin, success na to. So unang-unang step para magiging YouTuber o magiging successful YouTuber, nga pala guys, bago tayo mag-umpisa, Kuya Adrian, ang tagal naman, bago tayo mag-umpisa, kung nag-aahanap din kayo ng video kung paano gumawa ng YouTube, so hindi itong video guys na pag-uusapan natin. Let me know in the comment section, gusto nyo na gawan ko ng video about kung paano gumawa ng account, paano gumawa ng YouTube account, paano i-connect yung Google doon sa YouTube account. Kasi ang pag-uusapan lang talaga natin na hindi ma-account, hindi paano i-connect by step. No, hindi guys. Ang pag-uusapan natin is 5 tips para maging successful YouTubers, di ba? Paulit-ulit na lang. 5 lang kasi actually napakadami. Ginawa ko lang siya ng 5 para mas madali, para hindi kayong mahirapan. Sa akin, 5 lang talaga. Number 1, dapat alam mo ang anong ginagawa mo. Kasi ang hirap being successful kung hindi mo alam kung anong ginagawa mo, kung para saan, bakit yan ang gusto mong gawin. Dapat malaman mo rin na ang YouTube, eto guys ha, ang YouTube ay hindi talaga kung ano yung makukuha mo. Ang YouTube kung ano ang maishishare mo. Kaya nga dati, di ko pa alam na meron palang sweldo sa YouTube. Ang iniisip ko lang talaga o ang mindset ko lang talaga dati pa at noon pa, nag-YouTube ako kasi meron akong gustong makuhang information. For example, gusto akong matuto magluto. Doon ko lang sinesearch. Dapat, unang-una, dapat alam mo na ang YouTube ay nagbibigay ka ng mga thoughts, ng mga tips. Yun. Kasi ito yung maling thoughts or maling pag-iisip natin pagdating sa YouTube. Dapat meron akong makukuha. Mali, dapat meron kang ibibigay na information. Kung ikaw yung viewers, dapat meron kang makukuha. Pero pag ikaw ang nag-YouTube, dapat meron kang ma-i-share. Kaya nga nag-YouTube ka para marami kang ma-inspire. Ayun ang ibig sabihin ng YouTube. Tanggalin natin sa ating isip guys, na ang YouTube ay dapat, pag mag-YouTube ako, dapat meron akong makuha agad. Mali, pag mag-YouTube ka, dapat meron kang maibigay. So, unang tips, alam, dapat alam mo talaga yung ginagawa mo. Mahirap naman kasi pumasok ka sa YouTube, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Dapat sa unang, para maging successful talaga, unang-una, ano ba talaga ang gusto mo para pumasok sa YouTube? Gusto mo maging teacher? Hindi ka nakapasa sa LET, hindi ka nakapasa sa board. And then, ang gagawin mo, pwede ka naman mag-YouTube, mag-share sa mga bata. Or, paano magluto? Para mag-skincare, dyan pa lang guys, masasabi mo, kahit ako, dati hindi ko talaga alam na meron talagang sweldo sa YouTube at paulit-ulit ko yung sinasabi dati pa, hindi ko alam na meron palang sweldo sa YouTube. At ngayon, nag-upload lang ako kasi nga, gusto ko mag-share kung ano yung ginagawa ko kasi first vlog ko talaga is yung punta ko dun sa ibang lugar o sa isang bayan, nag-share ako ng Word of God. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko sa description box yung first vlog ko ever. Dapat alam mo anong ginagawa mo. Ang hirap kasi sa atin, hindi naman masama guys,
na nag-a-after ka ng pera. Kasi nga, pera is kailangan natin. Pero ang mali lang kasi ay kaya nga hindi tayo nagiging successful. Unang-una, yung sa pagkakaalam mo about sa YouTube, wala kang makuha. Ibig sabihin, titigil na ako. So, yun ang dahilan kung bakit hindi tayo magiging successful. Uulitin ko yung una, dapat alam mo ang ginagawa mo. Number two, para maging successful YouTuber, dapat mahal mo ang ginagawa mo. For example, no? Diba, pag meron kang nililigawan, kung alam mong mahal na mahal mo siya, kahit pa ano pang pilit na pinipigilan ka ng pamilya mo, relatives mo, or kahit classmate mo, basta mahal mo ipaglaban mo, diba? Kahit pa nga pinagbabawalan kang lumabas sa bahay, oh, dapat hindi ka makipagkita sa kanya kasi ayoko sa kanya. Pero dahil mahal mo nga, tatanong ka sa bintana para makakipagkita sa kanya. Diba? Parang ganun. Kasi nga, mahal mo yung tao. Yun din ang ibig ko sabihin. Number one, dapat hindi mo lang alam ang ginagawa mo. Dapat mahal mo rin yung ginagawa mo. For example, mahal ko ang ginagawa ko sa pag-share sa YouTube. Isa sa mga dahilan bakit hindi tayo nagiging successful. Dahil ang isip kasi natin, pag ay wala namang nanonood, konti lang mga viewers, konti lamang subscriber, titigil ka sa pag-upload kasi yung after mo nga is yung number lang. Kung mahal na mahal mo talagang ginagawa mo, kahit pa pigilan ka ng mundo, ha, mag-a-upload ka talaga. Kasi nga, mahal mo yung ginagawa mo. Kahit pa na hindi ka pa ma-monetize, kahit pa wala pang sweldo, kahit alam mong mahirap mag-upload para lang ma-upload, kahit pa nga sobrang tagal ma-upload, kasi nga, mahal mo, mag-a-upload ka. Alam mo guys, kung anong ibig sabihin ng successful, kahit pa wala pang sweldo, kahit wala pang may subscriber, kahit hindi ka pa na-monetize, basta na-upload mo lang yung YouTube mo, your video is successfully upload. Di ba mapapansin? Ay, salamat na-upload na. Success na yun. Isip natin ang word na success. Mayaman, maraming kotse, malaking bahay. Success na yun. No. Ang success, guys, is not all about the money, numbers. It's all about kung happy ka o mahal mo ang ginagawa mo. Yan ang totoong successful, guys. Tandaan natin yan. Di ba may nakukuha na kayo? Hindi ko alam kung may nakuha ba kayo. Ako may nakuha ko sa mga sinasabi ko ngayon. Number one, ano nga yun? Alam mo ang ginagawa mo. Number two, mahal mo ang ginagawa mo. And number three, para maging successful, huwag mong ikumpara ang sarili sa iba. Madaming mga YouTuber na hindi nagpapatuloy nag-a-upload kasi nga, ay, una ako nag-upload. Bakit sa kanila mas madami na silang subscriber? Ah, baka hindi ako mahal ng tao, hindi na lang ako mag-upload kasi sila. Bago pa nga sa YouTube, ang dami na nilang subscriber. Ako, konti pa. Kaya nga hindi tayo naging successful kasi kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Kaya nga, huwag natin i-check lagi yung mga ibang mga YouTuber na che-check ko to para ilan ang subscriber nila. Isa kasi sa mga mali nating nakagawian ay hindi mong kinocompare yung subscriber mo sa nang subscriber sa iba, lalong-lalong kung kasabayan mo. Kaya that's wrong. Iyan ang dapat nating iwasan. Kasi sa makapagnakaw ng ating happiness is yung lagi mong kinukumpara yung iba. For example, meron siyang bagong gadget and then yung cellphone mo, ito, 1998 pa. Man sa kanya, eh, pang 2020 na. Eh, kung tinitingnan mo kanyang cellphone, ibig sabihin ay mawawala yung happiness mo kasi nga, kinukumpara mo lagi. Tandaan mo guys, focus ka lang sa ginagawa mo. Huwag kang tumingin sa iba. Tandaan mo, magiging successful ka. Mas mabilis ba tumaas yung subscriber niya, eh, good for them. Ano bang dahilan bakit kinukumpara natin? Insecurity. Kaya tanggalin natin yan, guys, yung insecurity or envy. Napakasama niyan. Ayun! Ay! Saba mo sila, Kibi. Oy, pag-ausa sila, Kibi. Ang ingay dito, may aso. So, ano ngayong una? Alam mo ang ginagawa mo. Number two, mahal mo ang ginagawa mo. And number three, ay dapat huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Number four, eto talaga, isa sa mga dahilan bakit hindi tayo nagiging successful. Number four, huwag maghabol sa mga sponsorship. Yes, bakit? Kung yan ang habol natin, o yan ang tagang after natin, pag wala nag-i-sponsorship, may tendency na titigil ka kasi ay wala pa nag-sponsorship, hindi lang ako mag-a-upload ng video. Dati guys, kahit wala pang mga sponsored video, wala pang mga sponsored product, sariling sikap ko talaga, binibili ang Lux White. Napakamahal nun! Grabe yung bili ko para makapag-review lang. Kaya, huwag isipin na dapat ako magka-sponsor agad. Yun! Idagdag na rin natin, huwag gawin natin full-time. Kasi, meron kasi ako nakikita, kuya, full-time sila. Guys, kasi ang YouTube is not always, pwede yan mawala. Anytime. Habang nag-YouTube, pwede mo ka naman magtrabaho. May mga YouTuber na ganyan, hindi naman nagpo-full-time sila lagi. Hindi kasi stable yung sweldo every month.
And then 5, last, as in last na. Yung una, alam mo yung ginagawa mo. Number 2 ay dapat mahal mo yung ginagawa mo. And number 3, huwag mo ikumpara yung sarili sa iba. Number 4 is huwag maghabol sa sponsorship. And number 5, last, keep going or patuloy lang. Yan ang pinaka-simple na ma-advise ko sa inyo. Patuloy lang talaga sa pag-upload. As I said, kung maa-apply mo yung apat na yon, kahit wala ka pang mga sweldo sa YouTube, basta magpatuloy ka lang, kahit pa wala pang maliit yung subscriber mo, kahit hindi pa monetize yung YouTube mo, kahit hindi pa malaki yung sahod mo, successful ka kasi nga sa apat pa lang, mahal na mahal mong ginagawa mo at alam mo ang ginagawa mo. Kaya yun ang totoong successful. Hindi nakabase sa pera, hindi nakabase sa anuman, kung anumang yayaman ka ba, nakabase yan sa kung ano yung nasa puso mo. Kaya patuloy lang talaga sa pag-upload. Dami kasi yung nag-PPM sa akin, paano maging YouTuber. So ito na guys yung mga sagot, o ito yung sagot sa mga katanungan nyo. Siguro that is for today kasi sobrang taas na. Kung meron kayong mga question, ito nyo ipasuggest o ipa-challenge sa akin, let me know in the comment section para masagot ko sa next video. Okay, thank you sa panonood.